Hello guys! Maayong buntag! You ganda! Ayun! So, before anything else, gusto ko munang mag-introduce ng sarili ko. Dahil alam ko sa episode na to, baka marami tayong viewers na hindi ako kilala. So, I want to make sure that I say the right details and the complete details para sa episode na to. Alright guys, I am Princess Jane Yiga. Ayan, talagang nireserve ko tong area na to na bakante para dito natin ilagay lahat ng mga screenshot, lahat ng mga documents, lahat ng mga important na mga information para hindi natin ma-miss. So, ayun na nga ang pangalan ko po ay Princess Jane Yiga. I am a Filipina, currently living here in Uganda dahil po ako ay nag-start na ng family dito. Ang asawa ko po ay Ugandan at ang mga anak namin ay half Ugandan, half Filipino kids. So, mainly this episode is about sa masamang experience naming pamilya nung umuwi kami sa Pilipinas just recently. The bad experience happened last month. Ayun. So, alam ko marami na yung mga nakakita at naka-follow at nakaalam sa punot dulo ng episode na to. Pero sa buong episode na to guys, medyo mahaba dahil dito ko sasabihin lahat ng nalaman ko, lahat ng katotohanan, lahat ng mga supporting details and documents, ayun, para naman hindi kayo maging blind sa totoong nangyari. I am doing this, of course, to show awareness para sa lahat at para kung ma-experience nyo man ito sa future, medyo meron kayong idea kung ano ba talaga yung totoo, ano yung tama, ano yung mali. Ayun. Syempre, disclaimer lang, ayan, hindi po ako nagtatrabaho sa government natin sa Philippines, ano? Ayun. For me, everything that I have, everything that I know ay dahil po ni-research ko at kumausap ako sa mga tao na merong kinalaman sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Ayun. So more of this details malalaman nyo po sa episode na to. So, kung gusto nyo pong maintindihan kung ano po yung naging problema namin sa Pilipinas, please stick with me and keep on watching. Alright guys, mag-flashback lang tayo ng konti para mas kompleto yung story. So, the story begins. Last year, 2022, yung mga end na ng 2022, na pagdesisyon na naming mag-asawa na ako at ang tatlong anak namin ay uuwi ng Pilipinas. So, noong December 28, 2022, ang uwi namin at bumalik kami ng Pilipinas. Kasama ko ang tatlong anak namin na si Kahil, si Kulit Kulot, at saka si Chico Chico. Unfortunately, hindi nakasama si Mr. Yiga sa pag-uwi namin noong December 28, 2022 dahil sa work reason. Siya kasi ay full employed as an engineer. Ayun. So hindi basta-basta na makauwi siya sa Pilipinas kasama namin at the same time magkaroon ng mahabang bakasyon. Kasi ang plano namin noon ay 2 buwan sapagkat hindi kami nakauwi ng 4 na taon dahil na rin sa COVID. So, ayun na nga, nakauwi kami ng mga anak ko sa General Santos City kung saan kami nakatira. So, nag-enjoy kami kasama yung pamilya namin. Siyempre, unang beses din makauwi ni Kulit Kulot at saka ni Chico Chico. So, it was the first time that my family met my 2 other kids. After that, on January 14, ayun, nag-hint na sa akin si Mr. Giga na he's going to travel also sa Asia dahil imi-meet niya ang kanyang former boss na doon na nga nakadestino sa Manila. Ayun. So, we decided on that date na mag-book na rin ng flights niya. And since Asia naman siya, ang binook namin na flights on January 14 is a round trip ticket from February 15th to March 1. Kasi yung balik, yung arrival sa Uganda is March 1. Bakit March 1? Dahil ang return trip namin ng mga bata at ang return trip ni Mr. Giga ay kino-inside na lang namin from the airlines itself, which is Ethiopian Airlines, at saka sa flight number. Siyempre, kinonsider na rin namin yung time at nung na-make sure namin na lahat ay magkasabay at mag-coincide sa ticket ko at sa ticket ng tatlong mga bata, dun ko kinonfirm yung flights. On the same day, on January 14th,
nag-usap kaming mag-asawa. So I was very supportive. Sinabihan ko yung asawa ko kasi ako guys, lagi kong sinusuportahan yung asawa ko pag feeling ko it will help him grow, it will help him improve. So on that day, sinabihan ko yung asawa ko na since pupunta ka na lang man ng Asia at nasa Manila ka na at free naman ang visa sa Hong Kong para sa mga Ugandans, why don't you go? So talagang ako yung nagsuggest na bisitahin niya yung Hong Kong. Ngayon, pagka nung nag-agree na siya dahil nga ang Hong Kong ay hindi naman malayo sa Pilipinas, nasa 2 oras lang na flight yon. So sabi namin, ibubook na namin yung flight. E di on January 14th, nakapag-book din kami ng flight niya na round trip din by Philippine Airlines from Manila to Hong Kong, back to Manila. So as the week passed by, earlier of February 3, 2023, nakapag-decide si Mr. Yiga na sunduin na lang talaga kami sa General Santos City dahil nga naiintindihan niya yung hirap ng pag-travel ng isang nanay na merong 3 batang dala. Not to mention na ang dala ko ay isang infant, isang toddler na 3 years old at si Kahil. Tapos ako lang mag-isa. So sabi ni Mr. Yiga, o sige mag-book na tayo ng ticket from Manila to Jensen and then Jensen to Manila. So at this point guys, lahat ng ticket namin from Jensen to Manila and Manila to Entebbe, Uganda ay magka-coincide po lahat. Simula po sa airlines, which is Philippine Airlines, yung Jensen to Manila namin at saka yung flight number plus yung time. Ayun. So at this point, these are the flights that we booked for Mr. Yiga. Nakikita nyo dito sa gilid, meron tayong, babasahin ko na lang din dito guys, meron tayong Entebbe to Manila to Entebbe, February 15th to March 1 by Ethiopian Airlines, ayan. Next natin is February 17th to February 20th by Philippine Airlines, this is Manila, Hong Kong, Manila. And then the last one is February 21 to February 28th by Philippine Airlines pa rin, from Manila to Jensen and Jensen to Manila. So lahat ito guys, pinag-isipan talaga naming mag-asawa bago namin i-book and we made sure na everything is making sense. So lahat yan, confirmed, meron tayong kopya ng mga yan and pwede ko ding i-attach. So before we go to the next part, gusto ko lang i-mention no, na si Mr. Yiga as an engineer, very organized siya when it comes sa mga supporting documents. When it comes to documents in general, hindi lang sa travel namin sa Pilipinas, kundi kahit saan kami pumunta. Lahat ng mga emails ni Mr. Yiga, merong mga documents yan. Merong marriage certificate, merong birth certificate, merong mga photos namin sa wedding, lahat yan meron. So during this at this point, ready na ang lahat. Meron ng mga round trip flights, kompleto na. Meron ng mga supporting documents, especially marriage certificate, employment certificate, merong mga birth certificate ng mga bata, syempre merong round trip flights. Tsaka i-mention ko lang guys no, ang passport ni Mr. Yiga ay meron ng mga travel history. Ayan, maliban sa Pilipinas, dahil doon kami sa Pilipinas ikinasal, specifically South Cotabato sa Mindanao. Ayan, dyan kami kinasal noong 2018. Meron siyang stamp sa Pilipinas, meron po siyang stamp sa Thailand, meron po siyang stamp sa Singapore, meron siyang stamp sa Malaysia, and then meron siyang stamp dito sa kontinente ng Africa katulad ng Kenya, Tanzania, at saka Rwanda. So well-traveled kami and there are no instances na meron kaming overstay na mga tatak sa passport namin. Ayun, most of the travel ni Mr. Yiga, kasama niya ako on that time. So ngayon, set na lahat sa pag-travel ni Mr. Yiga. Pupunta na tayo sa part 2 ng episode na to. Okay, for the part 2, this is the travel. So February 15th, 2023, finally came. Ayan, pumunta na ng Entebbe Airport, International Airport dito sa Uganda si Mr. Yiga para sa kanyang flight papunta ng Pilipinas. Lahat ay on time, lahat ay smooth until February 16th na nakalapag siya ng Manila. Again guys, I will just emphasize na this is not the first time Mr. Yiga traveled to the Philippines. We got married in the Philippines in 2018. So as expected, he passed through the Bureau of Immigration like any other passengers. He got the entry stamp and he proceeded. So ngayon, si Mr. Yiga ay nagbiyahe na to meet his colleague, former colleague, ayan. And nagstay din si Mr. Yiga sa BGC.
para na din ma-experience niya din yung area ng BGC. So ngayon, smooth na ang lahat. His flight to Hong Kong is the next day, February 17th, 2023. So ngayon, alam ko magtatanong kayo, Madam, bakit hindi mo na lang siya pinastop from Uganda to Hong Kong? Ito po ang totoong rason. Nung nagbubuk kami ng flight, malaki po ang diferensya ng pera, ng pamasahe, pagbababa siya ng Hong Kong, and then lilipad papuntang Manila. Ako as asawa ni Mr. Yiga, alam ko na okay lang na lumabas-pasok siya sa Pilipinas dahil siya nga ay merong asawa at anak na Pilipino, na may dugong Pilipino, na currently nasa Pilipinas. Plus, meron po siyang lahat ng supporting documents na kailangan. So, on February 16th, okay na, nagawa niya na lahat yung kailangan niyang gawin sa BGC. On February 17th, pumunta na ulit si Mr. Yiga sa Terminal 2 dahil ang kanyang airline ay Philippine Airlines going to Hong Kong. So, nakalipad na nga si Mr. Yiga, pinapasok na siya like a normal passenger kasi wala naman talagang record. Lahat naman malinis, wala naman silang masasabi. Ayan. So, successful yung flight with Philippine Airlines from Manila to Hong Kong. Doon naman sa Hong Kong, nagkaroon ng unang issue. Ano nga ba talaga yung issue sa Hong Kong? Alright, alam naman nating lahat guys na Hong Kong, especially ngayon, ay sobrang stricto pagdating sa pagpapapasok ng mga tourist. Ayan. So ngayon, in-interview si Mr. Yiga at mayroong mga question, no, na parang hindi mo magets kung bakit itatanong yon. Ang tanong ng immigration sa Hong Kong, bakit hindi ka nag-travel sabay ng asawa mo? By law, lahat po tayo ay may karapatang mag-travel kahit single. Ayun. Huwag po nating isipin na kailangan dapat kadikit yung asawa dahil wala naman pong violation. At sabi ko nga, lahat ng passport ni Mr. Yiga ay meron ng stamp. Lahat yon ay meron kaming very good and very clean travel history. So ngayon, merong mga question na ganun. Merong question na bakit lilipat ka ng hotel? Siyempre, dahil malapit sa pupuntahan mo na tourist spot. So kapag feeling talaga ng immigration officer ng Hong Kong, ayaw nilang papasukin ka, ayaw talaga. Wala naman tayong magagawa niyan kasi bansa so, naman. So February 17th, nag-decide ang Hong Kong na hindi i-allow ng pagpasok si Mr. Yiga, which is still okay. Nakonta ko naman ang asawa ko, sinabi niya kung ano ang nangyari, okay, fine. So sabi ko sa asawa ko, it's okay kasi ang sabi naman ng Hong Kong, isasakay siya pabalik sa next earliest flight with Philippine Airlines pabalik sa kanyang starting point, which was Manila. Ayun. So, yung next na flight ay nangyari pa noong February 18, 2023 na isakay siya ng Philippine Airlines pabalik sa NAIA Terminal 2, ayan, na airport. Alright guys, ngayon dito na magsisimula ang ating horror story. So, makinig kayong lahat. At sana maging klaro sa ating lahat ang kwento na to. Alright, part 3 of this episode, the horror story. So on February 18, ayan, naalis na si Mr. Yiga sa Hong Kong. Dumating siya on the same day sa Terminal 2, ayun, with Philippine Airlines. So like any other passengers, bumaba na nga si Mr. Yiga, ano, sa aeroplano. So ngayon, wala na akong message na natanggap sa kanya until such time na nag-message siya na hinold siya sa may transfer area, ayun, ng Philippine Airlines. So ako nagtataka ako bakit siya na-hold. Kasi meron naman siyang kompletong documents. Meron naman siyang supporting proof. Meron naman siyang round trip tickets. At meron naman siyang copy ng mga ticket namin ng mga bata. For him to show those things, for me at that time, naisip ko na there's no reason for him not to be allowed entry. So ngayon, ang una kong nakausap ay yung head ng Philippine Airlines holding area. Hindi ko na nakuha yung pangalan, pero alam ko naman na pag nakita nila tong video na to, it will flash back to them. Ayun. So ang sabi sa akin, kinausap ako kasi ini-explain sa akin. Sabi, ma'am, hindi po pwedeng makapasok yung asawa niyo sa Pilipinas. E di in-explain ko, ma'am, bakit po yung asawa ko po ay merong ganito, 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 ganito. Lahat po ng documents na yan, sinabi ko dun sa kausap ko.
So, ang sinabi po sa akin ng kausap ko na babae from PAL is, it's because sa case daw na A to A. So, sa mga hindi nakakaalam guys kung ano yung A to A, ito yung klase ng case na kapag hindi ka nakapasok sa isang airport, sa isang airport ng isang bansa, automatically dapat babalik ka kung saan ka nanggaling. Ayun. At this point, pinabalik siya sa Manila and now Philippine Airlines holding area sa Terminal 2 ay hinold nga siya para i-push si Mr. Yiga na bumalik at mag-book ng flight pabalik ng Uganda. So, hindi ko naiintindihan. Ang daming emotion na nangyayari during that time. I think the first emotion that I felt was really confused. Ayan, if I would be honest, sa lahat sa inyo na nanonood, I was confused, I was disappointed, and of course, later on, nagalit na ako. Why? Bakit ako nagalit? Kasi, number one, walang maayos na explanation. If you can play back yung mga live videos natin, both sa YouTube at both sa Facebook fan page natin na Tindera sa Africa, makikita nyo na naghahanap ako ng kasagutan. Ayan. Tinatanong ko yung Philippine Airlines na nandun. Tatlong beses, apat na beses akong tumawag. Kasi hindi ko nga maintindihan. Number one, hindi ko maintindihan bakit nila pinupush yung asawa ko na mag-book ng flight pabalik ng Uganda. Eh, meron na nga siyang flight pabalik ng Uganda, which is just few days away, like 10 days away. Ayun, kasabay pa namin. Number two, bakit hindi nila kinoconsider yung fact na merong mga supporting documents? Number one, marriage certificate is there. Number two, we have our family. We have our kids in General Santos City. Number three, magkasabay kaming lalabas as pamilya, susunduin kami ng asawa ko from Jensan pabalik ng Uganda dahil dito naman talaga kami nakatira. At yung pinaka hindi ko pa maintindihan, nung humingi ako ng tulong sa Philippine Airlines na ipakausap ako sa immigration officer dahil take note guys, weekend po yun nangyari. Kapag ka-weekend, lahat po ng numero ng contact ng Immigration, Bureau of Immigration, wala pong sumasagot. Dahil po ang office hours ay alas 7 hanggang alas 5 and then only Lunes hanggang Biyernes. So sobrang hirap sa point na yun guys na maghanap ng kasagutan. Lahat na tinatawagan ko walang sumasagot. So humingi ako ng tulong sa Philippine Airlines na, sir, baka meron pong officer in charge na nasa floor na immigration officer, pakausap po ako. Dahil po ako ay hindi ko po naiintindihan. Diyan po kasi nagsastart yung galit ng isang mamamayan pag hindi naintindihan yung policy or yung law ng isang bansa. Ako gusto ko lang maintindihan. During that time, sabi ko nga dun sa staff ng PAL holding area, this is already February 18. Simula nang na-stuck si Mr. Yiga sa holding area ng PAL Terminal 2. So I was still trying to look for a way na makapasok siya kasi, or kung hindi man siya makapasok, naiintindihan ko. Pero i-explain nyo ng maayos sa akin bakit hindi siya pwedeng makapasok. Kasi by Philippine law and the foreign right to travel to the Philippines, he had all the supporting documents and the right of the foreigners to travel in the Philippines, it is stated there na he is married to a Filipina and he has Filipino Ugandan kids who are currently in the Philippines. Yun lang naman yung gusto kong maintindihan eh. Is that policy or is that right of the foreigner not heavy enough for him to come in the Philippines? Mas malakas ba yung rason na hindi siya nakapasok sa Hong Kong, kaya hindi nila siya papapasukin sa Pilipinas? Yun lang naman yung tanong ko. So at that point, humingi ako ng tulong sa PAL holding area. Sabi ko, sir, pakausap po ako sa officer in charge kung meron dyan kasi gusto ko pong maintindihan. Ang sagot sa akin ng Philippine Airlines staff, walang officer sa upuan kung saan dapat mayroong nakaupong officer. Dahil ang rason sa akin ay wala daw flight landing. So marami, nagtataka na naman ako, ganun pala yun. Kapag may flight landing lang pala nakaupo, eh di syempre tayo, minsan, hindi naman natin alam ang kalakaran sa loob. Eh di sabi ko, sige po, wala palang nakaupo kasi walang flight. Ayan, so siguro marami sa inyo yung makikinig right now and masasabi nyo, siguro pag marami kayong alam sa immigration, masasabi nyo na kahit walang flight, dapat merong immigration officer dyan. We shall see.
kung sino man yung makakakita sa video na to. Like I said, I'm going to share this to everyone and to all the Filipinos and all the Filipinos who are married to foreigners and who have half Filipino, half foreigner kid para maintindihan talaga natin yung right natin at yung right ng mga asawa at anak natin sa pagbiyahe sa sarili nating bansa. Edi at this point of time, nakapagsabi si Mr. Yiga sa akin na okay lang kung papayag sila na mag-antay ako dito sa holding area hanggang February 28. Dito na lang tayo magkita sa Terminal 2 para sabay na tayong umuwi. Edi sabi ko, grabe naman yung sacrifices kasi hindi ko alam ang PAL holding area kung meron ba silang maayos na set up para sa mga na hold na mga foreigners. Ayun, so hindi ko alam. Ako parang feeling ko hindi yun magandang idea dahil mga 10 araw pa yung aantay ni Mr. Yiga. Imagine nyo, wala namang restaurant dun, wala namang ano dun. So, by February 18th ng gabi, pagod na si Mr. Yiga dahil dun sa mga nangyari sa Hong Kong. Ngayon naman yung stress sa Pilipinas, wala man lang lumalapit, walang kumakausap, wala man lang nag-approach sa kanya. So at this point guys, na nag-uusap kami ng asawa ko, wala pa akong nakikitang, hindi ko pa napipicture out yung talagang totoong nangyari. Ayun. So by February 18th ng gabi, nung pagod na siya at merong mga ibang dumating na na-hold din, so nagiging stressful na yung environment. And hindi yon yung gusto nating mangyari sa mga kapamilya natin kapag nagbabiyahe. And everyone can relate. Ayan. So, ang naisip naming dalawa, mas mabuti pa na umuwi na lang siya ng Uganda. Kasi at least dito sa Uganda, makakapagpahinga siya at matapos na yung mga problema at mga horror story na yan. So, at this point guys, ha, maraming na ako nakausap na staff sa PAL holding. Pero, ang ginawa lang talaga nila ay ayun lang. So, sagutin lang ako na hindi nga raw talaga pwede dahil nga raw A to A. Pero, at that point, hindi ko pa rin maintindihan kung ano ba ang mas malakas. Na A to A siya, hindi, or mas malakas pa din yung hawak niya na documents na ang asawa at anak niya ay nasa Pilipinas at susunduin niya kami at meron kaming mga ticket na magkapareho ang alis ng Pilipinas pabalik ng Uganda. So by February 19th, napag-desisyonan ko na mag-book na lang ng ticket pabalik ni Mr. Yiga pabalik ng Uganda. Chinek ko yung ticket guys, ang nabayaran ko ay 50,000 pesos. Ayun, one way lang yan. Samantalang ang nabayaran ko sa round trip ni Mr. Yiga ay 50,000 pesos din. Imagine nyo yun guys, one way lang pero sobrang mahal. Pero wala, hindi ko po iniisip yung pera nung time na yun eh. Kahit na nagkautang po ako sa kapatid ko para lang mabook lang yun, wala po akong pakialam kasi nagiging stressful na nga yung environment para sa asawa ko doon sa airport. So ayoko naman na matagalan pa yung ganung sitwasyon. So humingi ako ng tulong sa agent, nagpabook na ako ng flight and everything. Pero during that time guys, naghahanap pa rin ako ng explanation. Ayun, yun yung nagtulak sa akin para mag-live ulit. Kasi meron po akong na-contact. Ito po, wala po akong permission na ilabas yung statement ng na-contact ko. Ayan, meron pong tumutulong sa akin at meron pong nagsabi sa akin na natingnan po yung passport ng asawa ko. So ngayon po, meron po akong picture ng passport ng asawa ko and then yun nga, sinend ko. Ngayon, sa passport po na yun, wala pong tatak na denied si Mr. Yiga sa Pilipinas. Walang tatak na denied, walang tatak na rejected, walang tatak na denied entry or not allowed entry. Wala pong ganung tatak na nangyari on February 18. Kasi February 18 nila sinabi na hindi pwedeng pumasok. So ngayon, yung tumulong po sa akin, nagsabi, hindi naman pala natatakan. Ibig sabihin, hindi dumaan sa immigration counter. So doon na naman ako nag-iisip, ano yung immigration counter? Yung immigration counter po, yun po yung mga box na merong salamin kung saan nakaupo yung mga immigration officers. Doon po tayo laging dumadaan at ini-interview po tayo doon or kinakausap or chine-check yung passport natin, sinascan yung passport natin, sinascan yung mukha natin, kumukuha ng fingerprint, doon po lahat yung nagaganap. So ang sabi nung tumutulong sa akin, walang tatak sa passport. Ibig sabihin, hindi dumaan sa immigration counter. Ibig sabihin, pag hindi dumaan sa immigration counter, sino ang nag-deny? Kasi kung na-deny siya, ibig sabihin, dapat dun siya na-deny. Kasi ang only immigration officers ng Pilipinas ang may karapatang mag-deny ng isang passenger na pumasok o lumabas sa Pilipinas.
Edi ngayon guys, medyo nawirla na naman yung utak ng lolang tindera ninyo. Yun ang nagtulak sa aking mag-live. By that time, nag-live ako for Philippine Airlines, if you can remember. Ang sabi ko sa live ko, Philippine Airlines, please make me understand. Reach out to me and make me understand what is going on. Kasi I have a contact, a trusted source, ang sabi sa akin, wala namang stamp yung passport. Ibig sabihin, hindi dumaan. So, sino ang nag-deny? At this point, guys, yung Philippine Airlines siguro, umabot na sa kanila yung live. Ayan. So, dun sa live video ko na yun, sinabi ko, Philippine Airlines, make me understand. Kasi dapat kapag hindi pinayagan yung asawa kong pumasok, doon dapat siya hindi papayagan sa cubicle. Pagkatapos maskan yung mukha, pagkatapos maskan yung passport, pag nakitang hindi allowed, pop, hindi allowed. Pero walang ganun. So, ibig sabihin, sino ang nag-deny ng entry? Yun po yung pinaka-biggest question ko on that live. Guys, at that point, by midday of February 19, nakabook na po yung flight ni Mr. Yiga na bayaran na through Ethiopian Airlines from Terminal 1, Manila, back to Uganda, 50,000 pesos. Pero ang flight po ay alas 8 ng gabi, to be exact 8:35 p.m. At this point, kahit nakabook na po yung flight, hinuhold pa rin po siya ng PAL Holding Area Terminal 2. Bakit po siya hinuhold? Dahil yun daw yung protocol. Ihuhold daw doon hanggang sa meron ng book flight and few minutes, I think around maybe, I know, few hours, I think 2 hours, or yung during check-in time, itra-transport or sasamahan nila si Mr. Yiga to Terminal 1 para mag-check-in. Okay? Alright. So, at this point, nakabook na yung flight. Medyo tension na kami dalawa ni Mr. Yiga dahil nga hindi ako masaya sa nangyari. Pero si Mr. Yiga gusto niya na I was still lost. And alam nyo naman lahat guys na ako ay isang vlogger. Ayan, dito po ako nag-start mag-vlog. Dito po ako nagsimulang mag-trending sa buhay ko sa Uganda. So, as a vlogger, I wanted to understand. Kasi ayoko na mag-satsat ng satsat ng wala namang katuturan. Ayoko na mag-live ng mag-live na puros lang emosyonal. Na wala man lang akong facts na hinahawakan. So, during that point, naka-uwi na si Mr. Yiga. Ayan, tinransport na siya from Terminal 2 to Terminal 1. Kasama ng staff ng Philippine Airlines. Siguro yung sumama sa kanya. Pero one thing, I want to emphasize this on one thing, guys. During this time na transfer siya, hawak po ng Philippine Airlines yung passport niya. Ayan. Hawak nila yung passport niya. How did I know? Kasi nag-message po sa akin si Mr. Yiga na hawak nila yung passport ko. Baka mamaya pa nila ibibigay pagdating sa Terminal 1. So, yung reaction ni Mr. Yiga ay someone who is very innocent. Kasi hindi niya naman bansa yun. Ako yung lumalaban para sa kanya. Kasi I know my country. I know my rights. And I know the rights of a foreigner to travel in the Philippines. Whatever is happening on that side, wala po akong masyadong details. Pero nag-message siya sa akin na hawak po nila ang passport niya ng Philippine Airlines at ibibigay lang pagdating ng Terminal 1. So nag-message na sa akin si Mr. Yiga, dumating na siya ng Terminal 1 on February 19th. Ayan, nag-aantay na lang siya ng kanyang flight, nasa departure area. Last niya sa akin na update ay nasa loob na siya ng eroplano. So for me, nakahinga na ako ng maluwag. Sobra guys. Alam nyo yung feeling na parang nightmare, parang horror story na natapos. Yung parang natanggalan ka ng bigat, na nakahinga ka ng maluwag kasi at least isa lang yung napaka-importante, yung safety ng tao, yung safety ng tatay ng mga anak ko. Ayan, yung safety ng asawa ko. Nakahinga na ako ng maluwag. Pero guys, during that time, alas 8 ng gabi, gising pa ako. Kasi hindi ko pa rin maintindihan. Alam niyo yung ang dami pa rin tumatakbo sa isip. So, during the course of the day, siguro nakita na ng Philippine Airlines, ayan, ang aking live. Marami ang nag-reach out sa akin. May na-receive akong email galing sa Philippine Airlines. Meron akong na-receive na message galing sa Philippine Airlines. At meron ding tumawag sa akin. By this point, ang tumawag po sa akin ay si Sir Mac, ang head ng Philippine Airlines Customer Service, if I am not mistaken. Also, correct me if I'm wrong. So, meron kaming mga messages, meron kaming email exchanges, meron po akong lahat ng proof. Ngayon, during that night po, kumausap ako ng sincere talking to Mr. Mac about what really happened. So Mr. Mac, if you are watching right now, I am very grateful that you have reached out to me
and really tried your best to make our travel with Philippine Airlines comfortable after what happened. I appreciate the help of Philippine Airlines team. Though there are some things I still did not understand, you can still explain that part or you can leave it. It doesn't really matter anymore. Pero gusto ko lang at least malaman to ng publiko. Ayan, para malaman nila yung tama at mali at kung saan sila pwedeng lumaban. Kawawa naman guys, no? Mention ko lang, kawawa yung mga walang kakayanan. Walang pera, walang oras, walang energy, walang tatag ng loob na lumaban. Kahit na alam nila na something is really wrong. So ngayon guys, nakaalis na si Mr. Yiga, may na-receive akong tawag, nag-usap kami ni Mr. Mac, ayun nga. So in-explain ko kay Mr. Mac, nakauwi na po yung asawa ko, kailangan kong mag-book agad ng ticket, 50,000 pesos po yung na-book ko. Kahit po hiniram ko po yun, pero eto po ang reason bakit po ako nag-live at gusto kong mag-reach out kayo sa akin dahil hindi ko po maintindihan. Meron pong kumontak sa akin na tumutulong, hindi ko po pwedeng isabi yung name, hindi ko po pwedeng isabi yung posisyon, pero based sa documents na pinakita ko, kasali na yung passport at supporting documents, sinasabi po ng tao na ito ang asawa ko ay hindi po dumaan ng immigration cubicle or immigration counter sa NAIA Terminal 2. Hindi ko po naiintindihan kasi ang sabi po nitong nagmamagandang loob, ang immigration officer lang ang may karapatan na mag-deny ng entry sa isang passenger. Ayun, deny ng entry or mag-deny ng paglabas ng Pilipinas. So kung na-deny po yung asawa ko pero hindi siya dumaan dun sa immigration counter, sino po yung nag-deny? Yun naman yung tanong ko. So ngayon, kwento ko lahat kay Sir Mac kasi voice to voice, call to call. Sir Mac was really really sincere to listen. Ayun, na-appreciate ko talaga kasi at least he was really giving me the time to explain. At least guys, maintindihan ko lang man yung part na yon. So, sabi sa akin ni Mr. Mac, Madam, natanong niya po ba kung kung okay ba yung travel history ng asawa niyo? At that point, sinagot ko po si Mr. Mac. Ang sabi ko sa kanya, Mr. Mac, Mr. Yiga's passport has a stamp of this country, Philippines, Malaysia, Singapore, Thailand, and some countries in Africa. Nung narinig ni Mr. Mac na meron palang mga travel record na okay naman lahat, merong Singapore, merong Malaysia, dun yung na-realize, hindi naman pala first time traveler. Plus, na-mention ko na pumasok na si Mr. Yiga noong February 16. Ibig sabihin, okay, walang violation. Kasi kung may violation, hindi makakapasok, di ba? At the same time, dito kami pinakasal sa Pilipinas. Plus, minention ko kay Sir Mac na Sir Mac merong marriage certificate, nandito kami ng mga bata, nandito kami, and by foreign rights of by the rights of a foreigner to travel in the Philippines, inulit ko na naman number 6 and number 8. A foreigner is allowed entry kung meron namang visa na applicable sa kanya, at the same time may asawang Pinay na currently sa Pilipinas. Number 8, kapag ka ang foreigner ay merong applicable visa at papasok sa Pilipinas na merong mga anak na Pinoy na currently nasa Pilipinas. So yun yung gusto kong maintindihan. So at that point, parang naiintindihan na ako ni Sir Mac, nafe-feel niya na yung aking frustrations. So parang alam niya kung saan nanggagaling yung aking curiosity. Kasi hindi talaga ako hindi ako mapakali guys. Something is really up and I really wanted to get to the bottom of it. I don't care kung hindi ko man ma-refund yung money, kung hindi man talaga makapasok si Mr. Yiga. Ang gusto ko lang maintindihan bakit. Ayun. Bakit? Kung ano ba talaga yung policy? Alright? Around 1 o'clock or 2 o'clock ng umaga yung pag-uusap namin ni Mr. Mac. The next update I received from my husband ay nakabalik na siya ng Uganda. So that one, let's put that aside. Ngayon naman ang kausap ko ay si Mr. Mac. Kasi sabi sa akin ni Mr. Mac, he will get back to me. So on February 20th guys, meron kaming conversation ni Mr. Mac. Ayun, ng Philippine Airline Head of Customer Service. So meron kaming conversation. On his end, he was also trying to investigate. Ayun, he was also trying to talk to their team kung ano ba talaga ang nangyari. At dahan-dahan na ngang naging klaro ang lahat, guys. Paano naging klaro? Number one, based sa mga statement ng asawa ko na kwento sa akin. Number two, based sa lumabas na statement galing sa Philippine Airlines. Number three, based
sa pagpunta ko sa Bureau of Immigration, General Santos City. And number 4, based sa sinabi sa akin ng aking lawyer na merong experience sa mga immigration issues. Ayun. So okay guys, February 19th, edi nag-usap na kami ni Sir Mac, nakabalik na din si Mr. Yiga sa Uganda. By February 20th, I was just trying to calm myself down. Ginawa ko yung araw na yon para mag-distress. Gusto ko lang talaga muna mag-break, to give myself a break and to think what is the best thing for me to do. Kasi personally guys, hindi ako natahimik. Hindi talaga ako natatahimik. Feeling ko, I really want to get to know the truth. So, at that point, prepare ko lahat ng mga proof, mga documents, mga round-trip flights, mga statements from PAL. And then, as you can see, guys, in this text message, nag-message sa akin ang Philippine Airlines ng kanilang statement kung ano ba talaga yung nangyari. And if you are going to read this with me, ayan, tingnan natin, guys. Okay, guys. So, let's read together what really happened. Sasamahan ko kayong magbasa. Ayun. So, eto yung message natin from Sir Mac. Hello, sharing po what happened kung bakit hindi po siya umabot sa immigration. Kasi nga, na-deny na siya at hindi umabot sa immigration counter. So, kung na-deny siya, ibig sabihin, for me, at that point, iniisip ko na Philippine Airlines ang nag-deny. Pero, Mr. Mac emphasized na Philippine Airlines cannot and are not allowed to make such decision. If gagawa sila ng ganong decision na sila yung magdi-deny sa isang passenger to enter a country, especially Philippines in my case, I can actually take a case against them. Yun ang sinabi sa akin ni Mr. Mac. So, klinaro sa akin ni Mr. Mac na hindi Philippine Airlines staff ang nag-deny. So, sabi ko, kung hindi Philippine Airlines ang nag-deny at hindi din siya umabot sa immigration counter, so, sino ang nag-deny? Yun na yung big question sa utak ko. So, dun, dahil sa question ko na yun, guys, slowly by slowly, nagkakaroon ng make sense. Again, continue natin yung pagbabasa. Kinukuha ko din po ang email or contact na pwede niyong tanungin sa immigration para mas maging malinaw po ang lahat. Eto na yung statement ng PAL. Nag-message sila sa akin and this is their own statement. On the previous Saturday, a passenger arrived at transfer desk through PR301 Hong Kong Manila flight and was authorized by the arrival customer service agents. Upon arrival, the agents verified the passenger's document and his requirements for a Ugandan passport holder visiting the Philippines. And Philippine Airlines determined that he was allowed to enter the Philippines for 30 days because Ugandans are allowed to enter Philippines for 30 days for free. If they want, they can extend or they can apply for a visa na applicable sa kanila. Ganon. So, then Mr. Mac, continuing the statement, the passenger also presented, the passenger meaning Mr. Yiga, presented a marriage certificate and an outbound ticket via Ethiopian Airlines to the ground staff. O, diba? Sa ground staff ng Philippine Airlines. So, pinakita na yung marriage certificate. As a result, the staff advised Mr. Yiga to go through the immigration counter like any other passenger and personally go through the immigration process. Kasi yun naman talaga dapat. Lahat ng mga passenger dadaan talaga sa immigration counter. Diba? Ngayon, at this point, alam ng Philippine Airlines na he has all the documents. They already allowed him to go. Kasi pagbaba ng eroplano, i-check na yan ng Philippine Airlines yung mga documents. So, meron na. Merong marriage certificate, merong lahat. Merong round trip ticket. So, sabi ng Philippine Airlines, you can go. Ini-explain ko to sa inyo the way ko hiningi yung explanation kay Mr. Mac. Nag-release lang siya ng statement. After that, eto na yung statement ni Mr. Mac. Ayan. After a few minutes, nung pinayagan na si Mr. Yiga na mag-go through sa process, after a few minutes, a female immigration officer arrived. Nilapitan si Mr. Yiga ng isang female immigration officer and asked if the passenger was denied entry in Hong Kong. The immigration officer claimed that since Mr. Yiga was excluded from Hong Kong, he must return to his resident country and could not be granted in the Philippines.
Before allowing the passenger to proceed to immigration, the staff checked to see if he had a return ticket to his residence as he was an admissible transit passenger. Mr. Yiga presented all the documents plus his marriage certificate to the staff, claiming that he was married to a Filipina. By this time, guys, walang maayos na pag-check ng documents. The immigration officer just said, no, you are not allowed. Kasi A to A ka. Yun lang. Pero take note, nilapitan si Mr. Yiga ng immigration officer. A female immigration officer. Ayun. So, at first, okay, fine. Okay, nilapitan, hindi pinayagan, A to A. Alright, maybe A to A is really a big thing. Bigger than the fact that he is married to a Filipina and he has Filipino kids currently in the Philippines. Ayun. So, dito sinabi sa akin ni Mr. Mac, however, the staff of Philippine Airlines did not have authority to keep him in the transfer desk lounge. That's why inaas na siya na mag-book ng flights pabalik sa Uganda. So at this point, guys, naguguluhan na ako. Kasi, pwede pala yun. Pwede pala yun na walang record, walang note, walang stamp. Sabihan ka lang na no, you're not allowed entry. So, hindi pa rin ako satisfied. So what I did, guys, on February 21, after receiving that email, ayun, ng umaga, after receiving that text message ng umaga, ang ginawa ko, guys, I took all that I had, photos ng passport ni Mr. Yiga, the statement of Philippine Airlines, I told them what happened, and I went to the Bureau of Immigration, General Santos City. So ngayon, nasa Bureau of Immigration, General Santos City na ako, guys. Ang una kong tinanong, tamang-tama, kasi sa General Santos City, dyan sa may, is it Robinson's? Yes. Sa may Robinson Mall sa General Santos City, merong Bureau of Immigration. Meron silang table sa labas ng cubicle kung saan sinasagot lahat ng mga katanungan. So for me, I went inside, I said I have a question, and ang una kong tinanong is, can I apply a visa for my husband? Yun yung una kong sinabi. Sabi nila, oo, pwede naman ma'am, pumunta lang ng Davao kasi meron sila doon. Dito is ano lang kami dito, yung extension lang. Ganon, like for example, kailangan yun ng more time. So yun na. Since nandun na ako, guys, tinanong ko na rin yung immigration officer. Sabi ko, ma'am, I have a case. I just want to understand. Sabi kong ganon. Maraming salamat nga po pala sa immigration officers dyan sa General Santos City, Bureau of Immigration. You are very helpful, and I really saw your sincerity and you tried your best to explain to Filipinos, to my fellow Filipinos, and also to me kung ano ba talaga yung tama sa mali. So ngayon, sinabi ko na yung message na dinenay entry yung asawa ko. So sabi ng immigration officer, ang tawag doon is excluded to enter or exclusion, ganun. So sabi ko, ma'am, ano po yung exclusion? Hindi ko po naiintindihan. Pwede po bang paki-explain? So ngayon, sinabi sa akin na ang exclusion, kapag excluded ka sa pagpasok sa isang bansa, ibig sabihin, merong nakitang record, ganun, sa passport mo. So sabi ng immigration officer, patingin ng passport. So pinakita ko. And then nagtaka yung officer kasi sabi niya, wala namang stamp. Kasi kung excluded ka, dapat merong stamp. At pag may stamp, ibig sabihin, dumaan ka sa cubicle para maskan yung mukha at yung passport mo. Kaya ka nga excluded dahil merong nakita, so may stamp. Pero at that point, guys, walang stamp yung passport. So ngayon, walang stamp yung passport, nagtataka yung mismong immigration officer yung nagtataka. Paano naging excluded? Eh, hindi naman pala naskan. So sabi ko, ma'am, yun nga po yung hindi ko naiintindihan. Bakit po ako nandito para po magtanong? Sabi kong ganun. Sabi ko, ma'am, tsaka eto po kasi yung statement ng Philippine Airlines. Pinayagan na po yung asawa ko na pumasok, pero nilapitan po siya ng immigration officer. Sabi ng immigration officer sa Jensen, baka si Bilyan lang yung lumapit. Kaso guys, kinonfirm sa akin ng Philippine Airlines terminal, Philippine Airlines, statement, ayan, na ang lumapit ay female immigration officer and they can actually identify the officer na lumapit sa asawa ko. So, nagtataka ulit yung immigration officer sa Jensen, nakausap ko, lapitan? No, by policy, an immigration officer, they are not allowed to approach a passenger.
by policy, may policy ba sila or may mga sinusunod ba sila ng mga instruction sa immigration, Bureau of Immigration, na dapat ang immigration officer, eto yung pagkakaintindi ko based sa explanation sa akin ng mga immigration officer sa Jensen ha, immigration officer is inside the counter. They will talk to you, they will ask you, they will scan your face, scan your passport, get your fingerprint. Pero at this point, hindi ganun ang nangyari. May lumapit na female immigration officer sa asawa ko, dun pa lang guys sa transfer area. So yun pa lang malaking question na yun. So at least dun pa lang nasagot na yung utak ko na, oh, mali pala talaga. Kasi ayoko na nagva-vlog ako at nagla-live ako na puros mali lahat yung sinasabi ko. So I went to Bureau of Immigration kasi kung mali ako, fine, I will accept. I will say, oh, mali pala talaga guys kasi ganito ang nangyari. But it was not. Kinonfirm sa akin ng Bureau of Immigration General Santos City na ang asawa ko ay hindi excluded sa pagpasok sa Pilipinas dahil walang tatak ang passport niya. Kung walang tatak ang passport, ibig sabihin hindi na-scan ng maayos ang kanyang documents, hindi siya na-interview, hindi siya dumaan dun sa may immigration counter or cubicle, yung merong glass. So sabi ko, ma'am, kung hindi siya excluded, edi ano po ang ano nun? Ano po, bakit po siya hindi pinapasok ng Pilipinas? So, ayun, marami nga daw pwedeng maging reason, A to A, ganyan-ganyan. So sabi ko, ma'am, hindi ko talaga mag-gets kasi gusto ko lang maintindihan ano ba ang mas malakas na case, yung may asawa at anak siya na Pinay at Pinoy dito sa Pilipinas or yung na A to A siya. Kasi meron naman siyang mga passport record. So ngayon nag-usap na kami, nag-usap na rin yung mga immigration officers na ganyan yung nangyari. Yung pinagtataka ng mga immigration officers na nakausap ko is bakit nilapitan? Yun yung question. Bakit nilapitan? Number one. Number two, bakit walang tatak ang passport? Bakit hindi binigyan ng chance na ma-scan sa immigration counter? So bakit lumabas yung word na excluded or exclusion kung hindi naman pala na-scan? Alright guys, nagigets nyo? So ngayon, ang next ko na ginawa, inadvise sa akin ng mga immigration officer sa General Santos City to contact a lawyer. Kasi pag may lawyer ka, tama yung lahat ng mga step na ginagawa mo. Meron kang advice from a professional, especially from a professional who knows what is the truth and what is right. So immediately on that day, guys, bumiyahe ulit ako. Pumunta ako ng isang lawyer sa Jensen. So that was still the same day, 21 February. So bumalik lang ako ng konti sa opisina ng kapatid ko. Print ko lahat ng mga supporting documents na pinakita ko din sa immigration officers. And then dinala ko na sa lawyer. Ngayon, nung sinabi ko yung case sa lawyer, guys, eto na naman yung sinabi ng lawyer sa akin. And it really enlightened me. Ayun, ang sabi sa akin ng lawyer, kung ano man ang naging desisyon ng Hong Kong, it is separated from Philippines. Kasi ano yun eh, different territory yun. May karapatan sila na hindi papasukin kahit na sino. At marami din akong nag-contact, marami din mga nag-contact sa akin na kahit labas-pasok na sila sa Hong Kong, meron pa rin mga interrogation at interview na nagaganap. But you can't do anything because it's their country. Pero ang hindi pagkapasok ni Mr. Yiga sa Hong Kong ay hindi rason para hindi siya papasukin sa Pilipinas. So tinanggal ko na yung Hong Kong sa storya. Alright? Ngayon ang natitira na lang is ito. Meron siyang marriage certificate. Makakapasok ba siya or hindi? Anong sagot dun, guys? Sinabi sa akin ng lawyer, yes, he is allowed entry to the Philippines. The marriage certificate alone shows that he has the right to enter. Plus, he has 30-day free visa in the Philippines every time he comes in. Kung gusto mo mag-extend, pwede. Kung during the 30 days, gusto nyo mag-apply ng visa para sa asawa mo, pwede din. Pero the fact na meron siyang dalang marriage certificate and everything you showed me, are all supporting documents, he was allowed entry to the Philippines. He was supposed to be allowed entry in the Philippines. So at that point, nakahinga na naman ako, guys, kasi at least alam ko yung pinaglalaban ko. Ayan. So ngayon, tinanong ko na naman, eto po yung passport ng asawa ko. Hindi ko po naiintindihan kasi ang sabi excluded pero hindi po na-scan. Nilapitan po siya ng immigration officer by the statement of Philippine Airlines. Tinanong ko pa ng ilang beses yung Philippine Airlines, saan po siya nilapitan at bakit siya nilapitan? Sa transfer area pa lang, guys, nilapitan na siya. So,
Until na wala po akong naririnig na kahit na anong message or email or any communication from Philippines Immigration Terminal 2 sa NAIA, hindi ko po alam kung ano po yung explanation nila sa nangyari. Kasi po pinili namin na bumalik na si Mr. Yiga. Ayun, pero yung explanation po na nilapitan siya ng female immigration officer, kasi sabi sa akin ng ano, ng nakausap ko sa Bureau of Immigration Gensan, baka civilian. Eh, hindi na magiging civilian yun. Kasi Philippine Airlines gave me a statement that they are willing to cooperate sa investigation. At syempre, willing sila mag-disclose ng pangalan ng female immigration officer na lumapit sa asawa ko. Kasi they identify that person. Imagine, guys. So for me, I felt like I was really on the right spot during those time na kausap ko yung lawyer. Meron akong mga proof, meron kaming mga lahat, dinala ko, print ko lahat. So wala pa akong narinig na communication galing sa immigration kung bakit nilapitan yung asawa ko. Bakit hindi siya pinayagang pumasok dun sa immigration counter o yung sa cubicle para ma-scan na maayos at ma-check yung kanyang mga documents? Bakit dininay pa lang siya dun pa lang sa transfer area? At bakit, kung dininay siya, bakit walang note? Bakit walang record? Bakit walang stamp? Para malaman yung reason ng denied. Alright, guys. So, ngayon, sabi ko sa lawyer ko, ipupush ko kasi gusto kong maintindihan at gusto kong malaman ng mga Pilipino kung ano ba talaga yung tama o mali. So, dinala ko lahat. Sabi ko, I am ready, ganito, ganyan. Unfortunately, guys, nag-communicate yung lawyer kasi nakauwi na ako eh. Nag-schedule yung lawyer ng meeting. Yung meeting na na-schedule niya is holiday pala sa Gensan. So, lahat ng offices ay closed. And then, the next day at 6 o'clock in the morning, nasa airport na kami. So, hindi ko na nakausap yung lawyer. Ang huling balita ko, pinapuntahan ko sa pamilya ko, ang huling balita ko ay ang sabi ng lawyer, magastos daw. Sobrang laking pera daw yung kailangan. So, for me, I'm like, nafe-feel ko na parang, yun talaga ang una. Parang, hindi ba pwedeng magbenta ako ng maraming pinya at saging para mabayaran ko kung ano man kailangan gastusin? So, parang na-disappoint ako on that part. Pero, it's okay. Kung hindi ko man ito malaban sa kaso, ayan, pwede ko naman itong i-share sa inyo, guys. Kasi, gusto ko lang malaman ninyo yung rights ninyo as a traveler, as a Filipino. Alam ko marami yung mga lumalabas ngayon na mga kwento-kwento about sa mga napagdadaanan nila sa immigration, and I want to tap on that kasi our case was actually unique. Labas na dito ang Uganda, labas na dito si Mr. Yiga. Ang gusto kong maintindihan, how are you treating the spouse of your fellow Filipinos? Kahit po kompleto yung documents, kahit po kompleto yung supporting proof, so kompleto lahat. Ayan. Kasi dala ko lahat, pinakita ko sa lawyer yung mga round trip na magkasabay kami, pero number one, nakita pa lang ng lawyer yung marriage certificate. Immediately sabi ng lawyer sa akin, your husband should have been allowed to enter. And then, nakapasok na pala yung asawa mo dito ng February 16 eh. Ba't hindi pa papasukin? And then, yung question na nilapitan ng immigration officer, no, they're not allowed to do that. So imagine you guys. So ibig sabihin, in my own experience, I am saying this in my own experience, immigration officers in the airport, dapat dadaan pala talaga ng cubicle, no? Masascan. Kung meron man something wrong, they will direct you to another room. If I'm not mistaken, kasi I had that experience way back. Pero it was just like a, how do you call this? Like a protocol. Yung dapat may susundin ka lang. There's nothing wrong with it. But give that person a chance. Yung nangyari kasi, walang chance eh. Automatic, parang tiningnan sa kulay eh. Ngayon, maraming nag-message sa akin, no ma'am, hindi yan discrimination. No ma'am, it was not racism. Then what it is? What is it? If it was not discrimination, if it was not racism, what is it? Let me know about your thoughts, guys. Let me know about what you think. If you have this kind of experiences, I want to share this experience to you kasi ang pagkakaalam ko at pagkarinig ko sa mga nakausap ko, this was a unique case. This was a unique experience. Kasi siguro hindi pa 'to nangyari before. Mga siguro yung mga dinideny entry lang nila, walang asawang Pilipina, walang mga anak na Pilipino, but this one has. So, try to listen to the whole of this story and let me know what you think.
Kung meron mang spokesperson ng immigration na Philippines na merong mag-i-email sa akin, I will let you know. Kasi until this time, nakahangi. So, kunyari, hindi ko pala kakayanin. Let's say, aabot ng 100,000, 200,000 yung pag-process ng mga formal cases and all that. So, paano? Paano yung mga na-trauma ng mga Pilipino? Paano yung mga naghirap na mga nanay? Paano yung mga nagastos mo na hindi mo naman dapat ginastos in the first place? If you guys, kung meron kayong mga sasabihin, I am very much welcome. I-comment ninyo, i-message ninyo ako. Andyan po yung email ko, andyan po yung contact number ko. I-message niyo ako, let me know what you think. Ayan, let me know what you think. Because at least as of today, right now, habang ginagawa ko tong video na to, dalawa yung alam ko. Number one, na pwedeng makapasok yung asawa ko sa Pilipinas dahil sa marriage certificate, labas ang Hong Kong result doon. Wag nyo nang i-mention yung Hong Kong doon, labas yun. Just the marriage certificate alone, my husband was supposed to be allowed to enter the Philippines. Number two, bakit nilapitan at sinabing denied entry yung asawa ko na hindi umabot sa immigration counter? Walang stamp, walang note, walang anything. So, alright guys, yun yung status ko right now. Yun yung sasabihin ko. Yung asawa ko, sobrang kalmadong tao yan. Alam, pero ako hindi okay kasi yung mga anak ko, half African, half Filipino. And also, as a vlogger, I want to be a responsible vlogger that I am not just talking to you guys. Hindi lang ako kumakausap sa inyo dahil lang ako'y emotional, dahil ako'y malungkot, dahil ako'y galit, kundi dahil ako'y merong facts and proof na pinapanghawakan. Ayun. So, kahit na hindi man matuloy yung kaso dahil financially hindi ko kaya, dahil mga bata pa yung mga anak ko, pinapaaral pa namin, ang dami pa namin kailangang i-priority, this is just an awareness for everyone. Kung meron mang mangyari after this, I will keep you guys posted. Malalaman nyo yan. Maraming salamat po sa lahat ng mga patuloy na nanonood at sumusuporta sa akin as Princess Jane Yiga, tindera sa Africa, ang inyong kababayan Filipino na nakatira dito sa Africa. Meron po akong 5 mga anak na African at half African, half Filipino. Maraming salamat po sa patuloy ninyong panonood, sa pag-subscribe ninyo, sa pag-hindi ninyo pag-skip ng ads. At sana po sa video na to, marami yung ma-aware, marami yung matulungan, at marami po kayong matutunan. Kung meron po kayong mga questions, meron po kayong gustong iklaro sa mga sinabi ko, either mag-comment po kayo or you can also go and ask the right people. Kasi ang pagkakaalam ko, at least in immigration, Bureau of Immigration Gensan, they are very, very helpful. Kung meron naman kayong mga kilalang lawyer na may alam sa mga ganitong kaso, if you can talk to them guys, if they can have any comments about this situation, please do let me know. Ayun. At least magtulungan tayo para hindi na to mangyari ulit, yung ganitong kasama at ganito ka-horror na experience sa mga mahal natin sa buhay. Again guys, maraming salamat po. Kung may hindi man ako nasabi sa episode na to, i-message nyo lang sa baba at pwede natin yung lagyan ng follow-up. Ayun, thank you once again guys and have a good day. Much love from the Yigas.